is downshift KC here. So, si Aras 150s, kailangan ko ng palitan ng clutch lining kasi 74,000 kilometers na yung itinakbo and ngayon pa lang siya papalitan ng clutch lining. And nakabili kami nitong JVT clutch lining. Supposed to be ngayon dapat kami magpapapalit. Kaso lang yung mekaniko namin is nag-advise na dapat kapag magpapalit ng clutch lining, itong ipapalit is dapat nakasubmerge or naibabad man lang sa oil before isalpak. Mas maganda lang yung kapit kapag nasa makina na or nakakabit na doon. So tara, ibabad ko muna to para bukas, Gina, pwede na siyang maikabit. So gamitin na din tong kicks na pambabad. Kasi doon yung gagamitin ko. Diretso ko na din pag-change oil kay RS150 kasi mag-ride din kami, at least nakapag-change oil na. Meron din nga pala guys, Sonic na JVT Performance Parts para sa ating RS150. Bad natin. Para tayo nagmamarinate. Kumain na tira na lang sa ating onte. And ang mapabawas ko lang naman, kailangan ko lang naman ito. Parang 100 ml, 200 ml. Siguro, ganun. So, pwede natin itong ibabad kasi hindi naman ito nagre-react or acid. And so, update na ako sa inyo guys kapag pupunta na kami kala Sir Tapworks bukas na umaga. Yun. Early the next morning. So yun guys, palis na kami. Papunta na kami sa Laboss Stockworks. And hindi ako makakapag-video punta doon. Gawa ng cellphone vlog lang muna tayo ngayon. So yun guys, bago pala namin pinakabit yung clutch lining, pinarefresh muna namin yung sa brake caliper. Kasi last time nung kinabit ni Vinci yung brake pads from GTR, ang nangyayari is sumasabit or tumatama siya dun sa part na tinuro ni Sir Tapworks. As far as I remember, 2018 pa napalitan ng brake pads si RS. So dapat daw kapag nagpapalit ng brake pads, kasama nila yung pag-refresh. So yun guys, after ma-refresh ni Sir Tax yung brake caliper ni RS150, sinimula na din niyang buksan yung crankcase para mampalitan na din ng clutch lining. By the way guys, as you can see, nindrain muna ni Sir Tapworks yung coolant bago tanggalin yung crankcase. Ito pa rin yung coolant na gagamitin namin mamaya kapag nakabit na ulit ito. Pero if you have extra coolant, pwede na din naman palitan diretso. Natapos at nakabit na din yung clutch lining and of course napalitan na din yung brake pads. Thank you sa sponsor GTR ni Downshift Vinci. Yan, na-refresh na yung brake caliper after 74,000. Saka lang na-refresh, may change oil na lang and then ilalagay na lang tong
coolant. Ayan, and then let's go. Baler ride na this. Ngayon, ipasok na si Aret. Thank you, baby. Para hindi na magtampo or hindi magtampo sa mga rides. Kaya paano, napalitan din natin siya ng oil. Then clutch lining. Although yung clutch lining, guys, is makapal pa naman. Pero prefer ko na palitan na din siya. Gawa ng hindi na ganun kakapit. Minsan kapag nag-rematch ako, ganyan. Parang nag-i-sliding na siya. Yun, napalitan na din ng brake pads. Yan, salamat sa sponsor from GTR pa, brake pads. Nagka-problema lang sa piston, gawa ng nag-stock. Kasi nung nagpapalit din ako before ng brake pads, hindi naman siya na-refresh. Gawa ng, ayun, hindi pa naman ganun katagal. Or kaluma, or kapudpod yung brake pads nun. So, ayun, again, kung sino interested. If you're interested na magpa-service kay Sir Tac Works, located lang siya sa Tanza, Cavite. And ito yung Facebook page niya. Contact niya na lang siya kung yung mga inquiries nyo, kasi mostly ang ginagawa talaga nila is yung sa electricals, yung sa panel board, wirings, ganon. So, yun, hanggang dito na lang aking vlog. Di pa namin nalilipat yung oil. So, yun, you know the drill. Ride safe. Peace out. Bogey!